Way back 2019, marami ang umaasa na babalik pa si Chris Ellis sa Hinebra matapos iwan ng PBA para makarecover. Nung pinakawalan siya na Hinebra, nagsimula siya mag-ensayo sa Blackwater pero agad din nala sa ospital. Anong nangyari, nirelease din siya ng Elite kasi akala ng owner, tapos na itong si Ellis. Hindi na makakalaro yan. Ang PBA career ay dito na nahinto. Kung hindi lang sana nagkasakit, nasa PBA pa sana siya ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Christopher Alan Ellis ay unang tumapak ng basketball career sa Mary Hardin Baylor College. Hindi naman siya masyadong scorer, pero defensively, maayos na ito nagagampanan. Siya ay may height na 6'4", kaya siya ay small forward sa team. 2012, nagpa-drop siya sa Hinebra 6th overall pick. Sa pagkakaalam ko, paborito ata ito ni Coach Tim. Pagpasok pa lang niya sa Hinebra, may dalang impact agad sa team. Napaka-athletic at high flyer din si Ellis noon. Siya din ay laging inaatasan na bantayan ng mga shooters. Pero mga kuis, 5 taon lang po siya dito sa Hinebra. Nalaman ng management na si Ellis ay may malubhang sakit. Napansin din ni Ellis na parang lumalambot siya. Kumbaga, hindi sumasabay ang katawan sa gusto niyang gawin at hindi siya komportable. Unti-unti na palang kinakain ng body cramps ang katawan niya at nalaman na meron pala siyang acute kidney disease. 2017, siya ay tumilapon sa Blackwater. Sa kasagsagan naman ng practice, agad siyang kinonfine sa ospital dahil nga sa acute kidney issue. Ang ginawa ni Ellis, nagdesisyon siyang wag nang bumalik sa PBA matapos i-release ng Blackwater. Gumastos pa si boss, pero hindi rin nila napakinabangan si Ellis. Nung na-discharge na siya sa ospital, tahimik lang siyang lumabas ng bansa para doon ipagpatuloy ang medication. Sa awa ng Diyos, gumaling naman si Ellis. 2019, bumalik siya sa pagbabasketball pero hindi sa PBA. Naglaro siya sa Thailand Basketball League na kung saan nakakuha siya dito ng 19 points. O diba? Ibig sabihin, kung hinawakan lang siya ng Hinebra ng mas matagal, may maitutulong pa talaga si Ellis sa team. At ang Blackwater naman, kung naghintay lang sana ang owner kay Chris Ellis, edi may legit forward sana sila. Ayon kay Sir Dussel Ducey, nung nalaman nila na may acute kidney problem si Ellis, agad niyang inoffer ito sa SMC or MVP teams pero walang may gusto. Nababahala daw siya sa sakit ni Ellis. Wala rin naman siyang magagawa kasi kailangan ng Blackwater ang mga quality players. Ayon kay Ellis, alam daw niya ang kaya niyang gawin kung healthy. Hindi naman daw siya pabaya. Pero kung ayaw na talaga ng team, wala siyang magagawa. Pero mga kuis, pinatunayan niya ho ito sa TBL, di ba? May hatak pa rin yan. Inaamin naman niya na talagang injury prone na siya. 33 pa naman si Ellis. Pero sinisikap niya na makapaglaro pa rin sa TBL. Kaya hanggang ngayon, nagwo-workout pa rin siya sa US. 2020, nakita ng mga netizens na siya kasama si Greg ay nag-e-ensayo sa isang isolated gym. Hindi inasahan ni Ellis na makikita niya si Greg doon. 2021, si Ellis ay naging parte ng US Air Force. Talagang nagkatotohang moniker sa kanya. Since nung mura pang edad niya, pangarap niya talaga ito. At least, hindi niya sinayang ang pagkakataon. Hindi lang sa pagbabasketball, matatagpuan ang kaligayahan ni Ellis. Kung hindi man siya successful sa PBA career niya, pero hindi naman dito nagtatapos ang lahat. Si Chris Ellis ho ngayon ay isa pa rin namang player ng TBL. Kasalukuyan pa rin naniniran sa US para ipagpatuloy ang pagiging Air Force. Siya rin ay merong basketball equipment business. Mga Spalding ng bola, marami siya niyan. Siya rin ay naghahanap ng mga bagong opportunity sa buhay. Nang tanungin kung may chance pa bang makabalik ito sa PBA, sabi niya, pwede naman daw. Pero sa ngayon, may mas priority siya sa buhay. Sa palagay ko, hindi pa naman huli ang lahat para sa PBA career niya. Actually, marami ang gustong bumalik siya sa liga na kung saan siya nakakilala. Ang akala nila tapos na. May gas pa pala. Maraming na-achieve sa buhay si Ellis at siya ay isa sa mga halimbawa ng mga players na pinabayaan lang. Maswerte pa nga si Ellis, may trabaho at may kapasidad. Good luck sa bagong destinasyon ni Christopher Ellis. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout at meron din tayong highlights ni Ellis sa dulo. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jose Rutubio, Eric Parangway,
Michael Guarin, Nelson Picardal, Anthony Lacky-Allon, Louis Caling, Ayumi Skichen, Bernie Minati, Roy Welding TV, Enrico Anshoko, Oscar Jr. Cani, Marco Sebio, Ben Uy, Francis Junicio, Reynaldo Alok, Kinus Locanias, Admin de Guzman at Kai, Alton Makapagong, at kay GM Gabe Vlog.